madalas paalala sa mga tomador. Ang alak, sa tiyan lang dapat ang diretso, hindi sa utak. Pero paano kaya ang kaso ng mason na si Christopher na ang pag-inom ng alak, hindi na lang niya libangan, kundi isa nang addiction. Tagay pa, ano ba? Ang paksang inyong matutunghayan, maboteng pag-usapan. Sensitibo ito, pero sa totoo lang, maraming mga pamilyang Pilipino may ganitong kaparehong kwento. Uwi ka na naman, Yasin! Ano ba? Nagsimula ang lahat nung nakatanggap kami ng mensahe, nanghihingi ng tulong. Ang kanya raw kasing ama, araw-araw naglalasing sa nakalipas na 20 taon. Dito sa Dasmariñas, Cavite, nakilala ng aming team ang construction worker na si Chris. Kapag alak 5 na, inuman na. May amats na si Chris nung kanilang nadatnan, nakaubos na ng kalahating bote ng rum at tuluyan na itong sinapian ng espiritu ng alak. Sir! Sakaling ito ay itibo! Ang araw-araw niyang pag-inom, madalas daw nilang pinag-aawayan ng kanyang misis na si Leticia. Yung sildo niya, 480, binuwasan niyang alak niya 200. Nagagalit din ako. So paano naman sa pag-budget ko dito sa pang-tindigas pa? Ang sweldo ko binigay ko na pero nangungupit ako ng 100. Ayaw talaga nilang uminom ako. Pasado alas 10 ng gabi, sinundo pa ni Leticia ang kanyang mister. Pagdating sa bahay, si Chris nag-amok. Anong gusto mo, ha? Anong gusto mo, ha? Kapag nalalasing daw kasi ito, nagiging bayolente. Minsan masampal ko niya kasi yung simapasahan ko. Iyak talaga ako. Sabi ko, ano kayong buhay ko? Bakit ganito na lang kaya? Ano naman yung dala mo? Alak na naman. Yun po yung malimit na naririnig ko. Tapos sasagot po yung papa ko hanggang sa may kukuning gamit, ihahampas. Kawawa si mama, masasaktan. Minsan masabi siya nga, papatayin kita, babarilin kita. Wala naman kaming baril. Ano lang pakialam ko, kesya naman daw kung nagtatrabaho. Anong gusto mo? Nakainom ako, huwag ka kasi huwag mo akong dakdakan. Kunting bagay lang eh, dinadakdakan ng dakdak. Basta ilasing ako eh. Kinabukasan, pasado alas 10 pa lang ng umaga, si Chris susuray-suray na. Nakainom na kasi kahit napakaaga pa. Alas 8 pa lang lasing na siya. Wala naman siya, galit siya. Tara na nga. Ay, ang kulit. Gusto ko minom. Tara na nga. Ha? Ay, naku, bala ka dyan. Kaya anong sabi namin, hindi naman kami pakinggan. Ang gusto siya ang masusunod. Betain, konti container? Hindi yung konti. Bakit? Hindi ako pumasok. Dahil ako may hangover. Sa tuwing lango sa ala, malimit siyang masangkot sa mga basag ulo. Pasaway po yan pag nakainom din talaga ng aasar, ng buboyset. Suki ng araw siya sa barangay. Nalalasing siya, dinadala namin sa barangay para dito muna manatili. Kuminsan, susunduin ako ng barangay dito. Chris, wala ka talagang kadaladana. Kaya yung kap, di na makaulit. Dahil sa kaliwat kanang mga reklamo ng kanilang mga kapitbahay, sina Chris, 5 hanggang 6 na beses kung lumipat sa loob lang ng 1 taon. Makamadamay pa yung mag-ina ko kung talaga kami risk bakat. Para masigurong wala silang mabubulahaw, tumira na rin daw sila minsan sa bundok. Dati po yung bahay namin, doon pa po sa may tower na yon, so 45 minutes sa paglalakad lang po. Kasi mga ilang buwan din po siyang tumigil sa pag-iinom, busy na po siya sa pagtatanim ng prutas at gulay. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Pag ako hindi nakainom, nananamlay ako at nanghihina. Hanggang ang kanyang mag-ina na puno na, nilayasan ang kanilang padre de pamilya. Kung panahon na iniwan nila ako, masama ang loob ko, tumuntik na ako tumalon sa building. Kinawat lang nila ako. Wali ko sa kanya, kinaawa din ako. Siyempre, nagmamahalay kaming dalawa eh. Tapos sabi ko sana sa kanya, dapat di tayo mag-aaway, di ka mag-iinom, hindi nagbabago. Sa sobrang kalasingan, si Chris 2 beses na rin daw na hit and run. May motor na sumingit doon sa may sidewalk na talaga. Dito ako nasa pool. Bagsak ako. Pero ang pinakamalala
sa lahat nung siya'y umuwing lasing na lasing habang ang kanilang bahay nasusunog. Ay, nakita ko talaga, kubo ko talagang nasunog. Hindi ko na malalapitan. Dahil hindi na nila makontrol ang pag-inom ni Chris, humingi na sila ng tulong. Kung may doktor mapong profesional, payag naman ako magpagamot. Yung psychological impression natin sa kanya is nagsusuffer siya ng alcohol addiction. Alcohol addiction is just like any other substance use disorders. Same ng measurement siya with cannabis natin and even yung cigarettes and coffee. Sumailalim si Chris sa counseling. Pinahintulutan niya ang aming programa na i-ere ang kanilang counseling. Sa pamilya niyo, yung nanay tatay mo, nagiinom din? Ang nanay ko nagiinom, ang tatay ko hindi. Na mamana kasi natin yung tibay sa sa pag-inom. Marami tayong option sa pagtigil sa addiction. Pinaka madali dyan is through detoxification. Nangangailangan na tayo ng medication. Kapag hindi pa rin daw siya nagbago, sa loob ng 1 hanggang 3 buwan, makabubuti raw na ipasok na siya sa rehabilitation center. Ang pinaka best is pinaparehab para ma-detoxify. Sabi ng misis ko, balita namin sa doktor eh, pare-rehab ka daw. Sabi ko, ha? Hindi ako addict! Hindi niyo po ba alam tayo na ang rehab hindi lang sa drugs, kasama ang alak at saka yosi. Bukas naman kaya si Chris dito. Kung pag hindi pa rin makapagbabawas sa sigarilyo at saka alak, payag na lang ako. Mm-hmm. Ano mahirap para lahat na alcoholic sa katawan ko at mga asido may labas sa katawan ko? Samantala, para pag-usapan ang problema ng kanilang pamilya, namagitan din sa kanila ang isang family and relationship expert. Kung kayo po tatanungin, ano po sa tingin niyo yung dapat niyang gawin para masolusyonan niyo yung problema niya? Tigil niyo po yung bisyo niyang pag-iinom. Mm-hmm. Subukan niyo na po bang kausapin si tatay tungkol dyan? Opo, nakakausap na po namin. Kaso po minsan pag kinakausap po namin, minsan seryosong bagay. Parang ginagawa niya lang pong biro. Parang masakit din po sa akin na minsan nawawalan po ko ng respeto sa papa ko. Ganon din po siya sa akin. Yung mahal ka naman namin, pero sana naman yung pagmamahal na yun, nakikita mo rin. Yung huwag ka magre-react ng negative sa amin. Ang ganon. Naiyak ako. Kasi syempre, di ba? Family tayo. Dapat ipakita mo rin na hindi kami nagkamali, na ikaw palagi yung pinipili namin. Hindi ako pinatira dyan at may video kayo. Alam nyo may inuman dyan. Lipat kaya tayo. Okay ba sa inyo? Mapapromise mo ba na pag nakalipat tayo, ititigil mo na yung pag-iinom mo? Ititigil ko talaga yan. Kasi iinom ko sa mga barkada, ibili ko na lang ng pagkain natin. Maraming beses ka na rin kasing nangako sa amin. So sana sa point na to, sana totoo na yung sinasabi mo kasi ang hirap umasa. Hindi, siyempre. Pagka pinangako ko yan, sa buong mundo yan. Oo, makulikan. Masira ang ipin ko. Lumalabas doon sa ultrasound, hindi pa natin nakita na lumiit na yung kanyang atay. Gandang balita ito at there is a high likelihood na kung titigil siya sa kanyang pag-inom ng alak, maganda ang prognosis. Of course, mangangailangan pa rin ng ilang mga examination kasi yung alak hindi lamang sa atay ang nagiging komplikasyon niyan. Medyo ano po, gumaan-gaan na po talaga yung nararamdaman ko. Masaya po kasi nga alam ko malaking tulong to hindi lang sa papa ko, pati sa family namin. Masaya rin ako nga ito, magbalikay na kaming mabuti. Masaya po ako. Oh, narinig ko sa kanila yan. Na matagal lang tinatago. Ngayon ko lang narinig ng inilabas na nila. Malaking tulong yan na ako'y nagbabago na talaga. Marami pong mga may bisyo ng mga tao, hindi lang ako. Nagbago din sila. Ako pa kaya? Nangangako naman si Chris na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Matigil lang ang kanyang pagkahumaling sa ala. Ito ang bagong pinanghahawakan ngayon ng kanyang pamilya na sana tuparin niya kahit ito na lang daw ang kanyang pamasko sa kanila. Tinamaan ka rin ba sa kwentong ito? I-tweet sa amin ang inyong reaksyon gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.